We're focusing on gumawa pa ng mga na mas magiging hit pa ng mga tracks sa ngayon. Pero sa about sa album wala pa. Nagpaplano pa lang kami. Ah, yung sa front row. Okay. Yes. Paano niyo ginawa niyo? Paano nag-collaborate? Actually, ang kausap kasi noon yung dating yung member namin na si James Brando. Yung kinukwento nga ni Sir RS kanina, kung paano namin nabuo yung kanta. Binigyan niya kasi kami ng concept na dapat about sa front row. Kung dapat tuloy-tuloy lang sa pangarap or huwag kang susuko, never give up. Tapos, ayun, parang humugot din kami sa mga taong naging successful. Kaya nagawa namin kami. Paano nabago ang buhay nyo ng 40 million views? Ang daming pinagbago actually. Like, hindi na kami pwedeng maggala-gala sa mall. Nang kompleto kami, kahit mag-isa lang. Ang hirap eh, pero okay lang, masaya naman kasi mas marami kami napapasalita. At saka nakikita naman namin ni mga hindi sa mga mga. Paano mga dub life yun yan? Sa ngayon, hindi muna eh. Wala mo ng dub life. Focus kami sa karir, sa trabaho. Yun sa family, ano yung sabi ng mga parents nyo, mga kapatid nyo, parents nyo, kapatid nyo? Sobrang proud sila, sobrang proud sila. Actually, yung mga dating shoutout sa mga kamag-anak ko na galit sa akin dati. Okay na kami ngayon. Talaga? May mga ganon. No. Pero okay lang naman. So, pag binabalikan mo yung nung hindi pa kayo as Battalion, hindi pa kayo kasi ka, ano yung parang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na to move on? Para sa akin, pag naisip ko yun, worth it yung mga pinaghirapan namin nun. Kasi hindi naman talaga namin inasahan na magiging ganito eh. Di rin namin pinangarap na maging sikat. Goods na kami sa mga konting tao na sinisupport natin. Actually, kilala naman kami sa underground scene. Mga hip-hop artists na din ang mga nangyari sa amin. Pero hindi namin in-expect na aabot talaga kami sa level na ito. Paano pa nabuo yung group nyo? Galing kami sa mga, sa tawag na ito, iba't ibang group. Bago kami mabuo is magkakaiba po kami ng group. Actually, magkakalamang kami sa rap contest na ito. Hindi, parehas kasi kami ng mga taste sa music. So, ayun. Paano ba to? Kaya kami naging Battalion kasi ang dami namin eh. Galing kami talaga sa ibang kapatid. So, ginawa namin, bakit di na lang tayo mag-join force? Pare-parehas naman tayo ng gusto. So, anong feeling mo na si I mismo ang nagmamanage sa inyo na? Sobrang sarap sa feeling kasi never coming nagkaroon ng manager tsaka takot kami sa mga contract signing dati. Never coming, maraming naliligaw sa amin ng mga managers na, pero ayaw namin. Si Miss II kasi, nung hindi pa sa namin siya manager, talagang tinutulungan niya na talaga kami. Ang tagal na. So, sobrang dami ng gigs na nag-decide kami na bakit hindi nalang si Miss II yung gawin namin manager. Which is sobrang sarap sa pili kasi ngayon lang kami nagkaroon ng manager tapos si Mami IP. One last. Ano ang masasabi mo doon or pwede mo i-share na thoughts doon sa mga katulad ninyo na nag-start mga rap, sa mga young rappers natin, hip-hoppers? Yun. Tulad na sinabi ko kanina, never give up. Huwag kang maikipag-competente sa iba. Believe in yourself. Maniwala sa sarili mo, maniwala ka sa ginagawa mo. Manalig ka sa Diyos. Ayun lang naman yun eh. Wala naman ng iba. Hindi ko kailangan may pag-competensya as long as na alam mo meron kang ibubuga, di ba? Bago mo sila pasiklaban mo muna sarili mo. Mabilib ka muna sa sarili mo bago ka mabilib sa bago sila mabilib sa iyo. One last. Kasi di ba kanya-kanya kayo ng ugali, kanya-kanya kayong ano mo yon, angas, quote-unquote. Paano nabuong-buo pa rin yung grupo nyo? Wala bang mga discussions or something? Wala. Kasi kapag gumagawa kami ng kanta sa studio, brainstorming kami. Tsaka hindi kami gumagawa ng kanta pag nahiwa-hiwalay kami. Dapat kapag recording session, pag recording time, dapat nandun ka sa studio. Tsaka wala pang nangyaring disagreements. Like, hindi, ayoko niyan.